Tayo'y tumayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, kami ay sasamba po sa oras na ito. Dadakilain namin ang iyong banal na pangalang Yahuah. Sa oras na ito, inaalay namin ang aming buhay sa iyo. Sapagkat ikaw ang naglalang sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng buhay at lakas. Ikaw ang pumili sa bawat isa sa amin upang maglingkod at sumunod sa iyong mga kautosan. Ama, salamat ng marami. Kabitur sa kaibuturan ng aming mga puso. Sasambahin ka namin, Ama. Paglilingkuran ka namin. Ang oras na ito ay binubuhos namin po sa iyo. Sana ikaw ang masiyahan. Ikaw ay ang mapuri. Ikaw ang aming mapaglingkuran. Patawad po sa aming mga nagawang pagkakulang. Sa aming mga nagawang pagkakamali, Ama. Hindi nais naming sumuway po sa iyo. Yung totoo, Ama, inialay na namin ang aming buhay at lakas sa aming mga pagsamba sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo sana ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Ginagamit namin ang mandang pagtahanan bilang lugar ng pagsamba po sa iyo. Kasama namin ang aming mga sambahayan upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Basbasan mo ang bawat tahanan ng iyong mga anak. Basbasan mo ang bawat pamilyang nakikinig. Kasama namin sa pagsambang ito. Ibuhos mo sana ang iyong kapangyarihan. Ibuhos mo sana ang iyong mga biyaya. Kailangan namin sa aming pagsawin sa magulong sang libutang ito. Pagpalain mo at basbasan ang aming ministrong kasangkapan. Ama, bigyan mo siya ng iba yung lakas. Iba yung karunungan ng gagaling po sa iyo. Pagalingan mo siya sa anumang kanyang karamdaman. Pawiin mo ang kanyang sakit na naramdaman sa kanyang katawan. Ama, dinadalangin namin ang aming abang ministro. Ama naming Diyos, kasangkapanin mo siyang mabisa sa oras nito sa amin. Ang totoo, Ama, kami nananabik po sa iyo. Pag dumarating ang ganitong pagsamba, kami nananagip sa iyong manalarapan. Ibuhos mo sana yung Santong Espiritu. Dalawin mo ang bawat isa sa amin. Dalawin mo ang bawat sambahayan. Bawat tahanan ng iyong mga anak. Matanggap namin ang nakalaon na biyaya sa amin sa oras na ito. Idinadalangin din namin sa iyo ang aming mga kapatid na nanghihina. Ang aming mga kapatid na nawawalan ng loob. Ang aming mga kapatid na naliligaw sa landas. Ang aming mga kapatid na hindi makapag-antay. Ama naming Diyos, isama mo sila sa aming grupo upang kami ay makatawid ng pagpayapa hanggang sa hangganan ng aming buhay. Ama naming Diyos, pagpalain mo ang aming mga kapatid na naghihina. Ang aming mga kapatid na naglulupaypay. Indulot mo sana sa oras ang pagsambang ito. Sila pa ang laying lumakas at tumibay. Kasama namin sa mga paglilingkod sa iyo. Idinadalangin din namin sa iyo ang aming mga kapatid na naghihirap. Ang aming mga kapatid that are struggling. Alam namin ang mundong ito ay pahirap ng pahirap. Alam namin na kami ay sumatawid lamang.
Hindi kami humihingi ng kayamanan sa iyo. Ang hinihingi lang namin sa iyo ay bigyan mo kami ng sapat upang kami makatawid. Sapagkat ang aming kayamanan ay yung nandiyan sa iyong kaitaasan. Panginoon namin Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami sa aming pamumuhay araw-araw. Bantayan mo kami sa aming mga kilos upang sa aming pag-iisa mo sa mundong ito. Ang mundo ay makilala kami na iyong mga tunay na alipin. Salamat ng Ama sa pagkakataong ito. Dinakinggan mo na ang aming dalangin. Sapagkat ito aming hinihingi, Ama. Kalakip ang aming abuloy, Ama, na magamit sana sa pagtulong sa alad ng aming mga kapatid. Ito'y aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahusha, Amasiya. Amen. Pahayag sa Kawitaan 4:20 hanggang 21, Anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo, sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sinumang makakasumpong ito. Sa bawat pagsamba, mahalaga na tayo ay makinig na mabuti sa itinuturo sa atin. Sapat na ba yon? Ang sabi, huwag mong kalimutan, ingatan mo ng iyong puso. Ano ang halaga kapag tayo nakinig na mabuti, siguri ang ating pag-aaral? Sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sinumang makakasumpong nito. Mahalaga po kung gayon na sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, patulad ng banggit sa panalangin ng ating kapatid, mahalaga po na tayo ay magsama-sama, pagsaluhan ang mga araw ng Diyos, unawaing mabuti upang tayo ay makinabang at ang Diyos higit sa lahat ay madulutan natin ng kalugur at kaluwalhatian. Gaya po ng paksa na ating tatalakayin ang pinapaalaala ni Yahuah sa bawat miyembro ng pamilya. Napapanahon itong ating leksyon, mga kapatid. Alam niyo, sa isang website sa legaljob.blogchildren, ang sabi nito, 37.6% of all marriages in the United States of America end in divorce. 37.6% ng pag-aasawa dito sa Amerika ay nauwi sa diborsyo o paghihiwalay ng mag-asawa. Roughly 1 in 2 children will see parents' marriage break up. Halos isa sa dalawang anak ay nakikita na ang pag-aasawa ng kanilang mga magulang ay nauwi sa paghihiwalay. 21% of children in America are being raised without their fathers. 21% ng mga kabataan dito sa Amerika ay pinalaki ng walang ama o walang ina. Bakit? Sipirado. Hiwalay. Di ba? Kaya may mga tinatawag tayong mga single parents. Ngayon, dito naman sa isa pang website na ito'y
pubmed.ncbi.nim.nih.gov. Ito po ang nakasulat. Pakinggan po natin. Ito, what are the statistics of family conflict? Ano ang estadistika tungkol sa problema sa pamilya? Ito, 28% reported conflict in their home. 28% iniulat na mayroon pong kaguluhan o hindi magandang pagsasama sa pamilya. 27% were having problems with their family. 27% ang may problema sa pamilya. At 20% were concerned about their parents' relationship. Sa panig ng mga kabataan, 20% mga kabataan ang nag-aalala tungkol sa relasyon ng kanilang mga magulang. In addition, karagdagan, 27% worried about the physical or mental health of family members, and 22% believed that a family member had a problem with alcohol or other drugs. 27% ang nag-aalala tungkol sa physical at mental na kalagayan ng pamilya, sapagkat ang iba marahil ay hindi nasusustentuhan ang pangangailangan ng kanilang mga anak, kaya may physical na problema at mental na problema. At hindi lang yan. 22% ayon dito sa website na ating binabasa ngayon ay naniniwala ng miyembro ng pamilya ay may problema tungkol sa alkohol at droga. Uso ho yan dito sa Amerika. Pag-aaralan natin ito, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman tungkol po sa pamilya. Paano natin ito maipreserba na buo hanggang sa tayo paghiwalayin ng kamatayan. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano pong iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki mula pa nang lalangin niya si Adan? Ating basahin ang nakasulat dito po sa Genesis. Ganito po ang ating mapapakinggan, mga kapatid. Unawain po natin ito. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Mula sa paglalang, ano nang iniutos ng Diyos sa unang tao na yan ay si Adan? Sa pawis ang wika ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Ano ibig sabihin? Pagpapagal. Yan ba ay iniutos lang ng Diyos kay Adan nang siya po ay nakagawa na ng kasalanan? Aba, hindi. Pag binasa natin ang unang kapitulo niyan, ay nilikha ng Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden para magtrabaho. Kaya, kahit na nung sila'y lalangin ng Panginoon Diyos, si Adan, talagang ang layunin ng Diyos, ang tao ay nilikha para magtrabaho. Nung magkasala, mas lalo. Ang sabi, sa pawis ng imukay, kakain ka ng tinapay. Hanggang kailan po dapat magtrabaho? Hanggang sa ika'y mauwi sa lupa? Kaya hanggat may lakas, hanggat may buhay, kailangan magtrabaho. Kaya ang iba, kahit 85 anyos na, nagtatrabaho pa. Ang iba, dito sa Amerika, meron kaming kasamang bailiff sa courthouse, 90 anyos na, nagtatrabaho pa. Sabi ko, siguro ito, biblical itong matandang ito. Sinusunod niyang hanggang sa ika'y mauwi sa lupa, magtatrabaho, magpapawis. Kakayod, sabi nga, di ho ba, sa isang madaling intindihin salita o kataga. Bakit? Ano ho ba ang tungkulin ng ama ng pamilya? Pagdating sa kanyang sambahayan, ito po ang ating mababasa. Sa Timoteo, datapuan, kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Bakit kailangang sa pawis na iyong mukha? Tawang yan ang utos dun sa ama o sa lalaki. Kakain ka ng tinapay. Ibig sabihin, dapat ay magtrabaho. Sapagkat
masama ang hindi nagtatrabaho, lalo kung may pamilya ang tao. Bakit? Sabi ng Biblia, dapat po ang sino man ang wika ay hindi nagkakandili sa kanyang sariling, lalo na sa kanyang sariling sambahayan. Alam niyo una, bago natin puntahan ang sambahayan, ano? Ang sabi, ang hindi nagkakandili sa mga sariling kanya. Una yung sarili natin, nangangailangan. Bilang ama, kaya dapat magtrabaho talaga para sa ating sarili. At pangalawa, kung ikay may pamilya na, eh para po sa pamilya. Sagutin po yan ng ama. Obligasyon po yan ng isang padre di pamilya. E anong sama kung hindi natin ginagawa po yan? Hindi natin tinatangkilik ang ating sariling pamilya. Hindi natin tinutulungan ang ating sarili. Ang sabi, kausap ng Apostol Pablo po yan, ay mga sulat niya kay Timoteo yun na kanyang kamagagawa. Sa makatwid ng kanyang sinulatan, mga nangakaunawa na sa pananampalatayang tama. Pero pagka hindi kumandili sa kanyang pamilya, tumanggi siya sa pananampalataya. Ano ibig sabihin? Eh parang hindi ka rin tunay na sumasampalataya. Hindi lang yan. Lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Kaya ganun pasama pala kapag tayo bilang padre de pamilya ay pabaya sa ating responsibilidad. Higit pa tayo sa hindi sumasampalataya. Eh ano ba sama kung hindi sumasampalataya? Aba, ang hindi sumasampalataya. Tuwiran nating masasabi sapagkat ito'y biblical, hindi magtatamo ng kaligtasan. Di ba? Eh ano pa ang obligasyon ng ama? Sa Epeso, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Narinig ba natin yon? Ibigin po natin ang ating mga asawa. May asawa ako, tungkulin kong ibigin ang asawa ko. May asawa po ba kayo? Tungkulin po ninyong ibigin ninyo ang inyong asawa. Ano ang sabi? Nauri ng pag-ibig? Gaya naman ng Kristo na umibig sa iglesia. Ang pinagtularan, mataas na uri. Anong pag-ibig? Pag-ibig ng Hamasiya sa kanyang iglesia. E paano niya pinatunayan ang kanyang pag-ibig sa kanyang iglesia? Na kung kailangan na yan din ang dapat nating gawin, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Makatwid, ang pag-ibig na dapat iukol ng mag-asawa o lalo na ng lalaki sa kanyang asawa, kung kailangang ibigay ang buhay para proteksyonan ng asawa, gawin natin. Sapagkat yan po ginawa ng ating Panginoong Yahusha para kanyang patunayan ang kanyang wagas at dalisay na pag-ibig sa kanyang iglesia. Hindi ba siya namatay para sa iglesia? Hindi siya namatay para sa ibang mga relihiyon o ano pa ma? Namatay siya doon sa mga tagasunod niyang tunay na kung natawagin natin ay yun ang bumubuo sa kilusang itinatag niya dahil ang iglesia na tinatawag siyempre sa pangalan ng tagapagligtas, yan ang iglesia ni Yahusha. 28, gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanikanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Kaya pag-ibig natin sa ating asawa, paano ba natin iniibig ang sarili natin? Ayaw natin masaktan ang ating damdamin. Huwag natin saktan ang damdamin ng ating asawa. Paano po yun? Nagagawa po natin ang hindi tama para sa ating asawa. Kaya, mga kapatid, ang sabi pa dyan, ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Meron bang ganon? Maliban na lang, kung mayroon siyang depresyon, maliban na lang, kung mayroon siyang mental na suliranin, mapupuot siya sa kanyang sarili, kaya ang iba ay nagpapatiwakal, nagalit na sa sarili niya. Pero pagdating sa normal na pag-iisip, walang taong sino man na mapupuot sa kanyang sariling katawan. Mana paano ginagawa? Ang sabi, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ng Hamasiya sa iglesia. Kakandili ng sarili. Kakandili ng asawa. Huwag pababayaan ang asawa, mga kapatid. Kaya, bakit mahalaga ng magulang o ang ama lalo na ay magtrabaho? Eh sapagkat kailangan po na ating kandili ng pamilya natin, ating ipahayag at padama sa kanila ang ating pagmamahal. Tungkulin din ang lalaki, mahalin ang kanyang asawa,
At sabi nga, bunga ng ating pagmamahal sa ating pamilya, paano mahahayag po yun? Magtrabaho. Hindi naman pwedeng sabihin, mahal na mahal kita, asawa ko. Ang sabi ng kanyang asawa, ano ang ating pagkain? Wala tayong makakain, basta't ikay bubusugin ko sa pagmamahal. Maling pagmamahal po yun. Hindi ho ba? Ang tao ay hindi lang mabubuhay. Sabi nga, sa salitang pag-ibig, mabubusog ka ba nun? Hindi ka mabubusog nun kung wala namang laman ang tiyan ng babae. Alam niyo mga kapatid, mayroong kasabihan, every relationship has its problems. Bawat relasyon ay may kanikanyang problema. But what makes it perfect is if you still want to be together when things go wrong. Ang pinaka sa kabila ng walang perpektong pagsasama, ang mag-asawa, bakit? Eh ang babae, hindi perpekto. Ang lalaki, hindi rin perpekto. Dalawang imperpekto, pinagsama, dalawang imperpekto. Pero kahit na sila'y imperpekto, nagiging perpekto kung sa kabila ng kanilang pagsasama, na hindi naman talagang perpekto, nagsasama pa rin sila. Hindi na uwi sa diborsyo, hindi na uwi sa paghihiwalay. Di ba, mga kapatid? Ayan, may kasabihan pa nga yung iba eh. My husband may not be perfect, but he is perfect for me. Ang asawa ko ay hindi perpekto, ay pero siya'y perpekto para sa akin. Nakita niyo po, mga kapatid? Kaya ang pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng isang perpektong tao, kundi ang makita natin sa kanya na itinuturing natin siyang perpekto. Bakit? Mahal natin siya. Sabi nga, love conquers all. Love can make miracle. Ang sabi nga, love is expressed in a mysterious way. Bakit mo mahal na mahal ang asawa mo? Eh hindi naman perpekto yan. Eh kasi para sa akin, perpekto siya. O diba? Kaya kung sa iba, hindi siya perpekto, pero para sa akin, bunga ng pag-ibig ko sa kanya, perpekto siya. Kaya mahal na mahal ko asawa ko. Ganyan ba tayo mga kapatid? Oh? Eh kami ng asawa ko, hindi naman para magbida lang. Ano? Eh halos 43 anos na magsasama, nagsama. Nung bata-bata pa, eh magaganda mga pagmumukha. Nang tumanda na, ayan na, lamukot na mukha. Pero dapat magsama pa rin. O oh, diba? Dati makapal ang buhok, nawala ng buhok. Hindi ako iniwan ng asawa ko. Andiyan pa rin ang asawa ko. O di ho ba? Bakit? Oh? Ano ang purpose ng Panginoon Diyos? Bakit niya itinatabyan pong ika nga ay pamilya, yung mag-asawa? Abad, ang disenyo ng Diyos, ang pamilya ay para maging bukal ng pag-ibig. Ang pamilya ay magiging bukal ng pagtutulungan at ang pamilya ang siyang ika nga pwede nating pagmula ng lakas, pagkuna ng lakas, di ba? May pamilya kasi ako eh. Kaya doon ako humuhugot ng lakas. Kaya mahalaga talaga sa mga pamilya, lalo sa ama, siya ang kakita ng pag-ibig sa kanyang pamilya, lalo sa kanyang asawa. Ngayon, para ating mapatunayan yan, sapagkat tayo na may dapat ay maghanap buhay, empleyado ka man o ikaw nga ang employer, ano ang bilin? Ito, pakinggan natin sa Osiyas. Ganito po nakasulat. Mangangalakal siya na may timbangang magdaraya sa kanyang kamay. Maibigin ng pagpighati. Yan ay isa sa itinuro ng Biblia. Kung ikay nangangalakal, kailangan ng timbangan ay walang daya. Sapagkat ang iba, naranasan ko ito, bumili ako ng 3 pirasong isda, ang mahal. Bakit? Nang timbangin, ang kanyang timbangan ay may pabigat. O di, mabigat na kaagad yun. Hindi pa man inilalagay sa timbangan yung 3 isda binili ko. Kaya kung tayo naghahanap buhay, walang kahalong pandaraya. O? Ang iba kasi, nandaraya, basta siya lang ay makinabang, pinipighati niya yung iba. Bakit pinighati? Dinaya eh. Kaya yan ang bilin, no? Maghanap buhay tayo, walang daya. Pagka tayo magtatrabaho, oras ng trabaho, nagtatrabaho. Pag nag-break, di magpahinga. Di ba? Pero pagbalik sa trabaho, trabaho uli.
huwag nating iasal yung kaasalan ng iba na nagnanakaw ng oras. Ano pa sabi? Kawikaan, ang pagtaka mo ng mga kayamanan sa pamamagitan ng sinungaling na dila ay singaw na tinatangay ng naparoot parito noong nagsisihanap ng kamatayan. Masama pala yun. Naghanap ka ng kamatayan. Huwag na ikaw ay ano. Ikaw nga ay nagtamo ng kayamanan sa pamamagitan ng sinungaling na dila. Yayaman kayo ang wika rito. Pagka kayo sumama rito. O oh, diba? May ganyang mga mangangaral. Pang narito kayo ang wika, magiging sagana ang inyong pamumuhay. Ayun, eh, dinaya ang mga kasama. Nagnegosyo. Ano yan? Eh, di lang mapunong-puno ng kasinungalingan yan. Yung mamangkabunga ng iyong pagsisinungaling. Masama po yan, mga kapatid. O, lalo kung ikaw ay nandyan sa leader ka pa ng mga relihiyon na ginamit mo ang mga miyembro mo para ikay payamanin. Kaya ang sabi, mas mahal ko ang iglesia kaysa magulang ko, mas minahal ko kayo kaysa aking pamilya. Ba't hindi mo sinabing, mas mahal ko ang Diyos kaysa pamilya ko? Mas matwid pang sabihin yun. Pero ang sabi, mas minahal ko kayo iglesia kaysa mga magulang, pangmahal at pamilya ko, eh bakit mo mas minahal ang iglesia? Kasi diyan ka pwedeng kumuha na para kay makabili ng helicopter, makapagpagawa ng bahay. Di ba? Nasabit na naman yun eh, di ba? Doon nahuhuli talaga isda sa kanyang bibig eh. Ano pa sabi sa Jeremias? Sa aban niya na nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng kalikuan at ng kanyang mga silid sa pamamagitan ng kalisyaan na pinapaglilingkod ng kanyang kapwa na walang upa. Hindi niya binibigyan ng kanyang kabayaran. Masama din po yan. Lalo, alam nyo, doon sa isang programa na sa Pilipinas, isipin nyo ang sweldo ng isang matanda na ika ngayon ang ibinuhay niya, na yun ang kanyang pinagkakuna ng pagpapaaral sa mga anak niya paglalaba. Nang tanongin siya, magkano po sweldo nyo sa isang buwan? Ang sagot ay 1,500 pesos. Mali po yun ah. Nagbayad ka nga pero underpaid yung ginagawa dun sa mga katulong natin. Hindi ho tama po yun. Hindi ho ba? Kaya kailangan po kung ikaw ay employer, patas ang pagtrato sa mga empleyado. Di ba? Kailangan ay ikaw nga deserving na, worth it na bayaran mo ang iyong trabahador. Huwag mong bibimbinin sapagkat yan ay ika nga bawat sandali mahalaga para sa kanila. Pag binimbin mo ang pasweldo, baka walang maiuwing pagkain sa pamilya. Di ba? Huwag. Kailangan sa takdang panahon ay bayaran ang dapat bayaran at kailangan po tanggapin nila ang para sa kanila. Yan po'y ilan lamang sa mga talata ng Biblia na itinuturo sa atin kaugnay ng paghahanap buhay. Maging tapat tayo, walang pandaraya. Kailangan yumaman man tayo sa mabuting paraan. At hindi natin pwedeng gawin na tayo pumiman lamang sa kapwa. Ano ho? Sa kabilang dako ho naman, ayon po sa Biblia, ano naman ang tungkulin ng mga babae may asawa sa kanyang asawa at pamilya? Ganito ho nakasulat, mga kapatid, sa Efeso. Pakinggan po natin. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Kaya yan ay alam naman natin yan. Pakinig po yan ng mga babaeng may asawa, di ba? Pasakop. Hindi na natin problema yan sa iglesia dito. Napagat alam po natin yan. Gaya ng sa Panginoon. Kaya kung magpapasakop man ang babae sa kanyang asawa, gaya ng sa Panginoon. Meron pa rin ika nga pattern na dapat pagbatayan. Bakit? E pasakop ka pa ng pasakop. E labag na sa aral ng Panginoon. Sukat bang sabihin huwag ka nang sumamba kay Yahuah, e sumunod ka naman sapagkat ang sabi
Pasakop kasi ang sabi, pasakop ako sa asawa ko eh. Kailangan gaya ng sa Panginoon. Kailanman at ang kanyang ipinakikiusap sa iyo ay nababatay at naaayon sa kalooban ng Diyos, tungkulin ng asawa ang magpasakop. Tuloy natin, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ng Kristo na pangulo ng iglesia. Tinulad eh, di ba? Sa iglesia, ang Kristo ulo, ang babae ay dapat pasakop sa lalaki sapagkat ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa. O, siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat, kung paano ang iglesia ay nasasakop ng Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanikanyang asawa sa lahat ng mga bagay. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Mga kapatid, ano ang tungkulin naman ng babaeng may asawa sa kanyang lalaking asawa? Ang sabi ng Biblia, kaya ko sinabing lalaking asawa, sapagkat may iba, babae, asawa niya, lalaki. O diba? E ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. E ang iba naman, lalaki sa lalaki, at iba naman, babae sa babae. E yan ang wika uso ngayon. Eh. Anong uso? Yan ang uso noon, panahon ng Sodom at Gomorrah. Kaya nilipo ng Diyos eh, ang alin, yung bayan ng Sodom at Gomorrah. Bakit? Nagkaroon na ng pagkakasalang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ay, hindi ho ganun. Kailangan lalaki sa babae at babae sa lalaki. Binibigyan po natin ito na din, mga kapatid. Bakit? Sapagkat, ang sabi, ang babae ay dapat pasakop sa kanyang asawang lalaki. Oh, nakasulat po yan. Literal. Diba? Nakasulat po yan. Pagkat ang lalaki po ang pangulo ng kanyang sambahayan. Paano yung pagpapasako? Paghaharian ka ba ng iyong asawa? At sasabihin ng asawa, oh nakita mo, nakasulat sa Biblia, pasakop ka sa akin, eto gawin mo, abay wag. Mali naman po yun. Ang pagpapasako ay yun, ang sagot sa 33b at ang babae gumalang sa kanyang asawa. Ang pagpapasako, paghalang. Respeto. Hindi yung ika nga ay paghaharian na ng lalaki yung kanyang asawa. Idodominate yung kanyang asawa. Magiging dominante siya. At sasabihin, hoy, ikukot ko, sabihin ng Biblia, pasakop ka sa akin. Eh, mali naman po yun. Huwag natin gamitin ang talata ng Biblia para abusuhin ang ating asawa. Huwag naman po magdaramdam ang Diyos. Ayaw ng Diyos po nun. Di ho ba, mga kapatid? Kaya, kailangan sa asawa ay gumalang sa kanyang asawa. Katulad po ng ating nabasa, gaya ng sa Panginoon. May limitasyon hanggat ayon sa kalooban ng Diyos, gagalang kita. Pasasakop ako sa iyo. Di ho ba? Kaya kung mayroong mang hierarkiya sa pamilya, ay yung hierarkiyang dinesign ng Panginoon Diyos. Paano po yun? Lalaki, head of the family, ang asawa po, ay kasamang head of the, ano din yun, pangalawang assistant head ng family po yun. Di ho ba? Kaya katulad ng ating Panginoon Yahusha, siya ang pangulo ng iglesia. Hindi iglesia ang mangungulo sa ating Panginoon Yahusha. Hindi po ganun. Kaya head of the family, ang babae naman na may asawa, segunda ka lang. Second in command. Di ba? Magkatuwang sa kanilang pamilya. Ngayon, ayon po sa banal na kasulatan, paano dapat may isa katuparan ng babae may asawa ang kanyang trabaho? Kapagkat may sagutin din yung babae. Di ho ba? Sa pamilya, kung tawagin nga siya, ay taong bahay. Di ba? Ito, basahin po natin. Sunod na mga talata, kawikaan. Isang mabait na babae, sino ang makakasumpong? Sapagkat, ang kanyang halaga'y higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang rubi isa sa mga precious stones. Pero kapag tayo nakatagpo ng isang mabait na babae o asawa, aba, higit pa siya ron. Mas mahalaga pa siya kaysa ng 10 times sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya.
kaya yung asawa natin, napagtitiwalaan natin. Di ba? At siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Kaya ang babaeng may asawa, alam niya na ang routine, di ba? Ang kanyang routine sa araw-araw, ginagampanan niya yon. Kahit siguro may nararamdamang konti sa katawan, ginagampanan niya para matugunan niya ang kanyang sagutin. Bakit? Inaasahan siya ng Diyos na gumawa eh. Kaya nga taong bahay siya. 13. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa't lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Siya'y parang mga sasakyang dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambayan. Di ba totoo yon? Ang nanay, kahit puyat, gigising yon. Di ba? Sabi nga eh, at yan ay talagang totoo yan sa maraming mga ina. Talagang nagpapagal yan. Gigising ng maaga, ipaghahanda ng pagkain yung mga anak, pupunta sa school. Di ba? At ng kanilang gawain sa kanyang o sa kanyang alilang babae. Kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisi. Kanyang namamalas ng kanyang kalakal ay makikinabang. Ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Tuloy pa natin sa tito upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanikanyang asawa, mag-ibig o magsiibig sa kanilang mga anak, magpakalahinahon. Yung kailman yung babae ay kalmante, hindi yung sigaw ng sigaw. Lalo dito sa Amerika, sigaw ka ng sigaw, maya-maya ay meron ng pulis na kumakatok. Bakit? Eh baka ma-charge tayo ng ano, ng tawag dito, child abuse. Tinig pa lang yun, oh. Boses pa lang yon, hindi pa natin ika nga nilalapatan ng ating parusang pisikal ang ating anak. O di ba? Kapitbahay natin ang siyang magre-report sa atin. Tawag agad ng 911. Kaya maging kalmante ang nanay. Maging mahinahon. Alam namang walang perpektong anak eh. Wala rin in as much as walang perpektong magulang. Kaya pag nagkamali ang ating mga anak, isipin natin, dati ako ganyan din eh, nung bata pa ako. Diba? Para mayroon kang konsiderasyon, para tayo maging mahinahon. Magpakahinahon, magpakalinis. Kaya ang babae dapat ay nagpapakalinis. Di ba? Hindi noong kabataan niya, aba ay talagang siya'y malinis. Noong makapag-asawa, ay nagpapakalinis. Abay nang tumanda na, dapat higit na dapat magpakalinis. Di ba? Huwag naman na matanda na, hindi naman nag-aayos na. Lalong mag-ayos. Sapagkat ang sabi nga, habang ang ating mga balat ay ika nga ay nagiging sagi. Di ba? Nakikita na parang mayroon tayong turkey neck. Yung ating leeg ay parang leeg ng turkey. Lumalaylay. Gawa ng balat na matanda na. Aba, eh, ibig sabihin nun ay lalo tayong maging maayos para sa tingin ng ating asawa ay lalo tayong gumaganda habang tayo tumatanda. Di ba? Kung sa iba, ikaw nga ay hindi maganda, pero ang sabi nga sa akin, maganda ka pa rin kahit matanda ka na. Nag-aayos kasi, nagli-lipstick, di ba? Huwag magpabaya para mamalagi ang pag-ibig ng lalaki sa babae, maging yung babae pag-ibig sa kanyang asawang lalaki habang tumatanda. Ang sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder. Kaya kung sa iba, hindi ka maganda, ikaw na asawa ko, kahit 80 anyos ka na at lawlaw na yung mga balat natin, maganda ka pa rin para sa akin. Di ba mga kapatid? Magandang ganun eh. Ano pa sabi? Magpakasipag sa bahay, hindi sa pangangapit bahay. Hindi tayo marites. Ano ibig sabihin ng marites? Mahilig sa chismes o na pangangapit bahay. Usong-uso yan sa Pilipinas. Pero sa Amerika, walang puwang yan. Pero ganun pa man, may mga Pilipinong narito, lumingiral pa rin eh. Di ba? Pagka nagkatipon-tipon,
ang chismis. Ang nangyayari yung chismis, alam mo ba si ganito, hindi ko alam. Nalaman tuloy. Di ba? Chismis, tigilan na po natin yan. Kung meron man tayong dapat na i-share sa ating kapwa, i-share natin. Alam ba ninyo, ang pangalan ng Diyos ay Yahuah, hindi Jehovah? Ito kasi katunayan eh. Alam ba ninyo, ng pangalan ng ating Panginoong bugtong na anak ng Diyos, Panginoong Yahusha, hindi ho Jesus, sapagkat sa alpabeto noon sa Ingles maging sa Ebreo, walang letter J. Paano siya magiging Jesus? Kaya siya po isang Ebreo. Kaya ang pangalan niyang tunay, Yahusha. Yan ang dapat nating i-share. Di ba? Magagandang loob, hindi masama loob. Pasakop sa kanya-kanyang asawa upang huwag lapastangani ng salita ng Diyos. Kaya kapag ginampanan ng ama ang kanyang tungkulin sa asawa at mga anak, pag ginampanan din ng babae ang kanyang tungkulin sa kanyang asawa at mga anak, yan po ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin nalalapastangan ang salita ng ating dakilang Diyos. Tawagin pa nga ang nanay, ilaw ng tahanan. Pag sinabing ilaw, siyang liwanag, siyang tanglaw ng pamilya. Di ba, mga kapatid? Ilang panahon ng Apostol Pablo eh, meron siyang na-encounter noon, di ba? Mga iba't ibang mga babae at iba't ibang mga kapwa niya tao na may iba't ibang kultura at may iba't ibang paraan ng kanilang pamumuhay. Pero siya po ay nakitungo sa kanila ng ayon sa isang makadiyos na paraan. Alam niyo mga kapatid, mahalaga po na ating pong maunawaan itong ating pinag-aaralan. Mahalaga na ating pong ilagay ang ating sarili sa kung ano ang layunin ng Diyos, bakit niya tayo ay pinayagang makapag-asawa. Mga kapatid, huwag dahil lang sa lust, huwag dahil lang po sa pagnanasa. Alam natin lahat ng tao ay may pagnanasa. Ibinigay ng Diyos yan. Pero hindi yan ang layunin ng ating pag-asawa. Kailangan ay bunga ng pag-ibig. Sapagkat sabi nga, ang pag-ibig ang mas mahalaga kaysa pananampalataya at pag-asa. Sapagkat ang pag-ibig ang siyang ating daladala pagdating natin sa ating permanenteng tahanan. Kaya ang pag-ibig po ay ikangay isang damdamin na hindi natin maipaliwanag na ito ang Diyos lang ang nagbigay po sa atin. Mahalaga po na mag-ibigan ang mag-asawa. Ibigin ng lalaki ang kanyang asawang babae. Ibigin ng babae ang kanyang asawang lalaki. Kailangan po tayo ay mamalagi sa ganong stand natin, mga kapatid. Ipadama natin ang pag-ibig. Tayo mga Pilipino, hindi po tayo masyadong verbally na sinasabi, I love you, I love you. Dito sa Amerika, I love you, I love you. Pagkaraan ng isang buwan, hiwalay. Di mas maganda ng, well, hindi nga sinasabing malimit yung I love you, pero sa gawa. Pag Mother's Day, nagbibigay siya ng alay sa kanyang asawa. Pag Father's Day, ganun din. Kung wala namang kakayahan, libatiin na lang, asawa ko, happy Father's Day. Asawa ko, happy Mother's Day. O diba? Eh doon sa ating pinanggalingang relihiyon, nang maupo yung taong yon, eh inalis na ang mga selebrasyon sa Mother's Day. Bakit? Eh alam niyo na ang nangyari. Diba mga kapatid? Ay Diyos kong maawain, iisa lang nanay natin. Siyam na buwang nagtiyaga. Natay, ikangay, bit-bit sa kanyang tiyan, napabigat ng pabigat habang papalapit sa kapanganakan. Ang nanay, hindi natin pwedeng tumbasan ang kanilang papel. Maging ang tatay na nagpapagalalo yung mga karamihang matitinong mga ama na talagang nagsasakit yan. Sinasakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak, para po sa kapakanan ng pamilya. Kailangan din na magkaroon tayo ng self-control. Mga kapatid, mahalaga po sa atin na magkaroon tayo ng self-control. Pagpipigil sa sarili. Sapagkat kung walang pagpipigil sa sarili, kumbaga sa isang sasakyang walang preno, diretso po yan sa pagka-aksidente. Kaya bilang ama, bilang ina,
mayroon tayong self-control. O, huwag tayong magiging magagalitin, mga kapatid. Minsan kasi napupush tayo ng ikangay pagkakataon sa pagkagalit. Pero pagkaramdam na natin po yun, gaya ng ginagawa ng iba, lumabas ka na lang ng bahay, mamasyal ka na lang muna. Pagka medyo malamig-labig na, ang simoy ng hangin, bumalik na, at wag yung hindi kayo nagbabatian. O, wag. May conflict mag-asawa. Hiwalay ng konti mo at alis mo na sila lalaki. Pagbalik ay batiin si misis. O, diba? Eh, kung pareho kayo ng pag-iisip, eh, baka mag-meet kayo halfway. Magsasalubong kayo. Sasabihin, asawa ko, pasensya ka na. Sasabihin naman ang babae, oy, yan din ang ibig kong sabihin sa iyo, pasensya ka na. Ganyan ang mag-asawa, mga mahal na kapatid. Ha? Ika nga ay pangunawa, may self-control, mahabang pangunawa sa kanyang mga pamilya, sa kanyang asawa. Mahalaga po yun, mga kapatid. Eh. Di ba? Kaya tandaan din natin, ang babae, ang sabi nga ng likain ng Diyos, si Adan, ay hindi masaya. Ano yun siya? Bakit? Hindi masaya mag-isa ito. Nilikha niya ngayon yung mga hayop. Hindi naman pwedeng isa maging kasama ni Adan yung hayop. Nilikha niya babae. O, galing sa tadyang ni Adan. Kaya ang babae ay galing sa lalaki. Kaya pag inibig mo yung asawa mo, inibig mo sarili mo. Sapagkat ang babae, mula sa paglalang, igaling sa bahagi ng lalaki. Diba? Kaya, mahal mo ba sarili mo? Mahalin mo rin ang asawa mo. Bakit? Ikaw, ang asawa mo galing sa iyo eh. Diba? Kaya bakit ganun ang ginawa ng Diyos? Para ipakilala sa lalaki. Lalaki, bahagi ng katawan mo ang naging asawa mo. Kaya pag sinaktan mo siya, parang sinaktan mo rin ang sarili mo. Pero pag inibig mo siya, inibig mo rin ang sarili mo. Patunay natin sa gawa, mga kapatid. Bakit? Kailan ba natin ipadarama sa asawa natin ang ating pag-ibig? Pagka siya po'y naghihingan na, wala nang makikita. Patanda tayo ng patanda eh. Padaman ay natin sila mahirapan tuloy. Yung dala atin silang kausapin, magkaroon tayo ng panahon, hindi yung galing sa trabaho, kakain ka, tutulog ka na. Hindi mo nakausap yung asawa mo. Kailan mo makakausap pag nasa kabaong na? Eh wag naman, mga kapatid. Habang tayo po ay may buhay at lakas, kailangan po natin maipadama talaga ang pag-ibig natin sa ating kabiya, sa ating asawa. Di ho ba? Kailangan po yun eh. Ngayon, eto, nagkaroon tayo ng mga anak. Pagka tayo hindi baog, eto ang nangyari ngayon. May mga anak na tayo. E ano naman ang tungkulin ng mga anak sa mga magulang at magulang sa mga anak? Eto, sa aklat ng Efeso. Ganito ho na kasulat. O sa Henis muna. Ganito ang ating mababasa eh. O, ito, balikan natin yung Henesis sapagkat mahalagang ating talakay muna bakit nilikha ng Diyos ang babae. No? Ito, nakasulat sa Henesis, aking babasay. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti ng lalaki mag-isa. Yun ang sinabi ko na kanina. Naunala ko ng konti. Siguro gusto ko matapos agad ang pagsamba, pero hindi yun ang layunin natin. Nalingat lang po ako. Sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti ng lalaki mag-isa. Siya ilalalang ko ng isang katulong niya. Katulong, oh. Katulong. Ngayon, sabi ng iba, oh. Tandaan niya, no? Sabi ng lalaki. Sandali mo na, ako'y iinom ng tubig. Ano po? Pasensya na kayo. Sabi ng ibang lalaki, sinisitasan pa yung asawa. Katulong. Ilalalang ko ng isang katulong niya, sabi ng Diyos. Kaya katulong lang kita, sabi niya sa asawa niya. Anyway, tuloy natin. At sila'y binaspasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin. Kaya yan ang isa pa rin dapat mapansin. Pag nag-asawa ka, maghanda kang manganak. Eh yung babae, gusto ko mag-asawa, ayaw kong magkaanak. Eh ano ba naman yan? Paano ngayon matutupad yung utos ng Diyos na kayo magpakarami? Kaya ang sabi, sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magpalaanakin at magpakarami.
Hindi subtraction, hindi subtraction. Hindi pagbabawas, kundi kailangan multiplication. Pero pagka dumami na, ano sabi? Kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Kaya ang sabi, magpalanakit, magpakarami para kalatan ng lupa, yan ang utusan niyo siya. Pero pagka marami na, inyong supilin, birth control. Ilan ang anak nyo? Pinagpala ho kami ng Diyos. Bakit? Yan, dami naming anak eh. Ilan? Eh, 12 po eh. Aba, una, ang pagpaparami. Pagpapala po yun na. Bakit? May ibang gusto magkaanak. Hindi naman magkaanak-anak. Eh kayo, ika nga eh. Maya't maya, may anak. Hindi pa man gumagapang yung anak. May buntis na naman yung asawa. Eh, pero teka muna, pagka marami na, supili naman. Birth control. Pero ikaw, nag-asawa ka, ayaw ko magkaanak. Eh, hindi yata tama po yun. Dapat nanatili ka na lang na ano? Na single, pagka ganyan. Diba? Ano pa sabi? Magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yan ay ating mapapansin na ang mga babae nilikhang katulong pero hindi literal na parang servant. Hindi. Katuwang sa ibang salita. Katuwang magkatuwang yung lalaki at babae. Adan at Eva na magkatuwang. Kayo at ng asawa nyo, magkatuwang, nagtutulungan. Di ho ba? Ganyan po ang ibig sabihin po noon. At ang sabi nga ay hindi po dominante. Hindi ho ini-enslave ng lalaki ang kanyang asawa. Di ba? Hindi ganon. Nagtutulungan. Ngayon, kung meron mang dapat tayong pagharian na tayo po ay mag-roll over, tayo ay maghari, tayo ay maghahari sa ibon, yun ang pagharian natin. Isda, pagharian natin. Bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, pagharian natin. Pero yung pagharian mo, ang iyong asawa at ang iyong mga anak na para kang hari, ano ba yung hari? Utos ng utos. Diba? Aba, lalayo loob ng asawa mo sa'yo. Lalayo loob ng mga anak mo sa'yo. Bakit? Tatay ko parang hari. Pero ang role mo, ang role ng lalaki, tama, pangulo. Ang nanay, pangalawang pangulo. Mga anak, yan ay mga pinangangasiwa at inaalagaan natin bilang mag-asawa. Pagka yun ay ating ginagampanan, payapa pamilya. Di ho ba? Pagka ganyan ang ating nakikita sa isang pamilya, eh hindi natin nalalapastangan ang mga salita ng Panginoon Diyos. Sana ganun po. Mga kapatid, meron tayong yun nga, hindi natin makalimutan yan. Na doon sa ating pinanggalingan, pag-ahari ang kaya. Gumawa ka nito, ganito, ganito. Pag-ahari po yun eh. Ang sabi, huwag kayong magpapapanginoon sa inyong mga sakawan o sa pinangangasiwaan ninyo. Diba? Bakit? Isa lang ang Panginoon. Ang ating Panginoong Yahusha. Na siya lang ang dapat natin pong kilalaning makapangyarihan na tao na ibinigay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan na yun eh. Kapangyarihan sa langit at lupa para siya mamahala. Diba? Yun po ang tama, mga kapatid. Kaya tandaan natin na ang Diyos po ay upholder ng Diyos ng salitang egalitarian. Ano po yung egalitarian? E-G-A-L-I-T-A-R-I-A-N. Yung egalitarian ay isang paniniwala sa isang prinsipyo ng lahat ng tao ay pantay-pantay at nararapat sa pantay na karapatan at pagkakataon. Yan po ang layo ng Diyos sa paglalam sa tao. Pantay-pantay. Eh mga anak, anong tungkulin ng mga anak sa magulang? Efeso, ito na yung ating babasahin mga kapatid. Pakinggan po natin sa Efeso 6:1 hanggang 3. Pakinggan po natin, next slide, ganito po ang nakasulat. Mga kapatid. Sa Efeso, eto, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Tandaan din natin, laging may sa Panginoon eh. Di ba? Hindi basta, hindi lang tinatapos ng mga salita ng Diyos, magsitalima kayo sa inyong mga magulang per se, tapos. Hindi ganun. Laging sa magulang sa Panginoon. Sapagkat ito'y matuwid, igalang mo ang iyong ama at ina
na siyang ulang utos na may pangako upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Ano tungkulin ng mga anak sa mga magulang? Mga anak, pagalang. Yung iba nating mga anak, lumaki sa Amerika, nawala na yung pagalang. Ay, ibalik natin ang tamang pag-uugali. Di ba? Yung pamumupo, diyan kilala ang Pilipino. Mamumupo. Kaya ako'y natutuwa sa mga batang laki rito at panganak rito, na ipinanganak rito, na nag-i-English, pero sa dulo, yes, grandpa po. Mayroon silang ganun eh. Yes po, grandma. Very awkward pakinggan, pero nakakatuwa. Sapagkat natuturuan sila ng salitang po, pagalang. Eh, hindi yung pagmatanda na kayo, dinalaw niyo magulang niyo, kasama niyo sa bahay, wala manampo, eh, kumain ka ng upo para matuto kang mabupo. O di ba? Mapupo na, dihalan natin, dihalan natin ang ating mga magulang, mga kapatid. Di ba? Kasi minsan, eh, pagka nawawala na, parang karaniwang ka na lang eh. Kumusta? Ganoon na lang. Kumusta? Hey, kumusta? Hi na lang ang tao sa... Hey, kumusta tayo? Huwag kailangan. Kumusta po kayo? Kumusta nanay? Kumusta po kayo? O, di ba? May paggalang. Respeto naman. Respeto. Nakasulat sa Biblia yan eh. Ano ho ang kaligihan kapag ka ang mga anak ay may respeto sa mga magulang? Ang pakinabang ay hindi sa magulang. Ang pakinabang ay doon sa mga anak. Bakit? Yun ang wika, ang unang utos na may pangako. Ano pangako? Yumaong ka upang yumaong kang mabuti, ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kaya doon sa pagtuturo ng kapatid na Iranyo Manalo, ay meron siyang homily na sabi niya, wala pa akong nakita ng mga anak na walang galang sa magulang na umasensong buhay. Tandang-tanda ako yun. Totoo ang sinabi ng kapatid niya Iranyo sapagkat nakasulat sa Biblia. Ang may paggalang sa mga magulang, hahabang buhay. Anong uring buhay ang kanyang magiging pamumuhay? May pagpapala na galing sa kamay ng Panginoon Diyos, galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maaring hindi sagana, pero mapayapa. Maaring hindi mayaman, pero ang kanilang samahang magpamilya ay napaka-peaceful. Payapa. Bakit? Sapagkat tinugunan ng ama ang kanyang tungkulin sa asawa, tinugunan ng nanay ang tungkulin sa kanyang asawa, at mga magulang tumugon sa tungkulin sa mga anak. Mga anak tumugon sa kanilang tungkulin sa kanilang sambayan o kanilang pamilya, lalo sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, alam ninyo, habang ang ating mga anak ay lumalaki, ang ating ikinikilos na nanay, kinikilos ng tatay, sinasalita ng tatay, ginagawa ng tatay, nakikita ng mga anak, mga kapatid, yan din ang panunularan ng ating mga anak habang sila ay lumalaki. Kaya magbigay tayo ng magandang ehemplo. Ang sabi nga, parenting is a lifetime job. Ang pagiging magulang ay habang buhay na tungkulin, na hanggat buhay tayo, matanda ng ating mga anak, may pamilya na sila na kanila, tungkulin pa rin natin payuhan sila. At kayong mga anak, at may pamilya na kayo, huwag niyong sabihin, may pamilya na po ako nanay, may pamilya na po ako tatay, may sarili na akong sambahayan, huwag niyo na akong payuhan. Mali. Hindi sinabi ng Biblia riyan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon hanggat kayo binatag dalaga. Wala. Hanggat buhay ang nanay at tatay natin, ako bilang isa, noong ako'y may pamilya na, pinayuhan ako ng tatay ko nung buhay pa siya. Salamat po, tatay. Salamat po. Sapagkat alam ko, darating ang panahon, yung tinig na yon, hindi ko na madidinig. Ang tinig ng nanay natin, hindi na natin madidinig pagdating ng panahon. Kaya habang sila'y may buhay, tinggi natin. Lalo pag matanda na, hindi na sila makapagtrabaho, pakinggan natin ang tinig nila. Huwag nating hapisin ang nanay natin. Huwag nating hapisin ang tatay natin. Hanggat sila'y may lakas at buhay, irespeto natin. Mahalin natin sila. Ipadama natin ang pag-ibig natin sa kanila. Bago nila ipikita ang kanilang mga mata, may pagluha-luha ng kaligayahan, sapagkat hanggang sa huli,
hibla ng kanyang buhay ay damandaman niyang pag-ibig ng kanyang pamilya, ang pag-ibig ng kanyang asawa at mga anak. Iisa lang ang ating tunay na tatay. Iisa lang ang tunay nating ina. Sabi nga, no one can replace the role of our mother. Wala. Walang makakapalit sa ating tunay na nanay, sa ating tunay na tatay. Ano na lang ang ating magagawa sapagkas sila'y pinapagpahinga na ang alalahanin sila sa mga panahong sila'y bata-bata at kasakasama natin. Yun lang. Pero hanggat sila'y buhay, ipadama natin ang ating pagmamahal. Di lamang ng mga anak, pati mga magulang, sapagkat ang mga anak natin hindi bataya ng kanilang kabataan para sabihin hindi sila mamamatay. Hindi. May batang namamatay, kaya magmahalan. Napakasarap ng pamilyang nagmamahalan. Napakasarap ng pamilya na nandoon ng paggalang sa isa't isa. Ano pagpapala na darating sa ganyang pamilya? Ganito po sa Efeso. Pakinggan po natin. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ng bawat sangbahayan sa langit at sa lupa upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo palakasin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob na ang Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig at lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang huwag o ang kung anong luwang at ang haba at ang taas at lalim at makilala ang pag-ibig ng Kristo na dimasayon ng kaalaman upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ano pagpapala kapag ka sa pamilya ginagampanan ng bawat miyembro ang kanyang tungkulin sa isa't isa. Sasamahan tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos ng mga pagpapala, pagpapalakas ng loob, lalo na pagpapalakas ng ating espiritual, ng ating pong pananampalataya, na yan ang napakahalaga. Ang ating ihaharap sa kahirapan, pananampalataya. Ang ating ihaharap sa mga pagtindi ng mga kagulo at lindol, kaguluhan, digmaan, kahirapan, kakapusan. At ngayon, mga kapatid, patindi ng patindi ang kahirapan ng mundo. Dapat intact ang pamilya. Intact buo sa bayan. Kailan pagkat nandiyan po pagbuo, malakas. Buo na sa Diyos ay umaasa. Kaya yan ang sabi ng Apostol Pablo, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Manamapanalanginin ang pamilyang yan. Maka-Diyos ang pamilyang yan. Maaring hirap ang ama at ang ina sa magtatrabaho, opo. Pero sila po ay malakas ang loob, ang nagpapalakas ay ang Diyos. Ang mga anak minsan ay kinakapo sa baon, sa school, sa kanilang pangangailangan, lalo't nag-aaral, tinitiis nila yon. Bakit? Sapagkat sila'y nakakaunawa. Alam nila na kailangang pagdaanan nila yon. Sapagkat ang sabi nga, kung walang hirap, walang tagumpay. No pain, no gain. Sabi nga, naalam nila yon, kaya sila'y patuloy sa kanilang adhikain. Patuloy na naglalakbay sa buhay na ito, payapa, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Diyan ang pamilya na gusto ng Diyos sa lahat ng iglesia ni Yahusha. Pagkaganyan ang ating pamilya, napakadaling lapitan ng Ama. Yan ang pamilya na pagkadumaing sa Diyos, hindi pa natatapos ang ating panalangin ay dinidinig na ng Diyos ang ating mga kahilingan. At anuman ang kagipitang dumating sa pamilyang yan, hindi sila pababayaan ang Panginoon Diyos. Sana po na kinabag tayo sa mga aral ito, tumayo kayo at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, damang-dama namin kung gaano ka po kamahal ng iyong mga anak. At damang-dama namin kung gaano mo pinahahalagahan kami
sapagkat ang mundo ay pinaghaharian ng iba't ibang mga kaisipan na hindi naman dapat mataglay namin. Katulad ngayon, mismo dito sa bansang ito na aming kinalalagyan, maraming pamilya ang magulo, maraming pamilya na ang ibang mga magulang ay pabaya, ang mga ibang anak ay walang respeto sa kanilang mga magulang, ang iba nga ay lumaki na walang tatay, ang iba ay lumaki na walang magulang, at sila po ay naipaampun sa iba. Yan ang isipan ng mundo. At pagkatakalan nila, yun ang tama. Pero kami, Ama, ay iyong tinuruan. Sinasariwa mo sa isipan namin na ikaw po ang lumalang sa amin. Ikaw din ang unang nagkasal sa unang taong nilikha mo. Kaya tinuruan mo po ng obligasyon ang Ama. Ganon din ang ina, pati ang mga anak. Ama, po ito ang aming susundin. Magiging payapa ang aming kapaligiran. Magiging payapa ang lipunan. Magiging payapa ang mundo. Pero hindi ito ang siyang nangyayari, sapagkat ang mga tao ay may kanya-kanyang gusto. Kahit labag na sa gusto mo, basta't maligaya sila, yun ang ginagawa nila. Pero ang aming po hinihiling sa iyo, Panginoon, sana maawa ka pa sa sanglibutang ito. Maawa ka sa aming kapwa-tao na sana'y bumalik sila sa iyong mga salita. Sila'y makinig sa iyong mga aral upang ang mundo ay lumawig-lawig pa ng konti at lumawig pa ang pangangaral ng iyong mga salita. Pero kami na mga Yahusiano, sa mga huling araw na ito, kami na mga nalintigan, mga ibinukod mula sa mga pinili, isinama sa napakakaunting labit. Tinuruan mo kami kung paano kami dapat magsamahan. Ang paggalang, ang pagrespeto sa isa't isa, maging sa mga anak namin, kami dapat kakitaan mo nito. Ang aming hinihingi, Ama, sana paghari mo sa amin ang pag-iibigan. Napagkat ang pag-ibig, malaki ang nagagawa nun. Nakakapagpahinuhod kami, nakakapagpasensya kami sa kahinaan ng isa't isa, at bunga ng pag-ibig, natitiis namin ang magpuyat para lang makapagtrabaho, para may maibigay, lalo na sa aming mga anak. Ama, ang aming hinihingi pa sa iyo, sana madulutan namin ang kaligayahan ng isa't isa, kaligayahan ayon sa gusto mo, Panginoon, upang maging mapayapa ang aming pagsasama habang buhay ang bawat isa sa amin. Lalo na, Ama, sa panahong ito, napakaikli ng aming buhay. Kaya ang aming pakiusap, Panginoon, pakitulungan mo kami, ang pamilya namin sa gipin. Tulungan na kami magkaroon ng gandang pagsasama, ng magmamahal at magmamalasakitan. Napagkat pagkaitong naghahari, Aman Diyos, napakatamis, napakagandang pagmasdan, natutuwa ka sa iyong mga anak, hindi namin nalalapastangan ang iyong mga salita. Mahalin namin ang aming mga magulang, hanggat nadidinig namin ang tinig nila. Napagkat darating ang panahon, hindi na namin sila makakapili. Sana magsisipong iba na itinakul nila ang kanilang mga magulang. Sa gipin nila, tulungan nila upang bago pumanaw ay lumigaya man lang ang kanilang mga magulang. Pakitulungan mo kami, dagdagan ang pag-asa, maraming pagpapalaki sa mga anak. Hubugin namin sila sa pagkilala sa iyo, Yahuah, Ama, at maging kay Yahusha na aming tagapagligtas na siyang binigyan po ng karapatan sa iglesia. Salamat po. Salamat ng marami. Kapagkat nadarama namin ang iyong awa sa pamamagitan ng leksyong ito, gusto mong mamalagi ang magiging Yahushiano namin ay makita sa pamilya upang sa paglabas namin sa mundo, makita nila na pag-iitunay ng mga alagad ng iyong bugtong na anak. Salamat po ng marami. Dilig mo na po ito. Pinalakas mo ang mga mahina. Pinagaling ang mga may karamdaman. Sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahusha, na aming tagapagligtas. Amen. Hmm.
Pagliligtas ng ating Panginoon Yahusha, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuah at ang patuloy na paikilakit ng Espiritu Santo siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin. I-share natin ang ating pananampalataya sa iba at imbitahan natin sila sa mga pagsamba via Zoom 403-356-689 at via Facebook Live. Gusto natin magbigay ng ating abuli o donasyon, doon tayo pumunta sa churchofyahusha.org. Isa pa, kung sa ating home pagsamba, mga videos natin sa Bible study po natin ay ating i-share sa magitan ng ating www.churchofyahusha.org. Growing up Yahushans po, mapapanood natin yan sa YouTube. Subaybayan po natin mga kapatid at napakagandang aral ang ating natututunan sa isang simple at madaling unawain paraan. Ang ating Bible study ay patuloy sa kapahintulutan ng ating Diyos na yan ay tuwing araw po ng Webes sa Eastern Time ay alas 10. Doon sa Mandakila kapatid na Jerry sa California ay alas 7 ng gabi. 1 Timothy 2:1 down to 12 said, first of all then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence and toward God and with proper conduct. Atin pong isama po yan sa ating mga panalangin, mga kapatid, bilang mga Yahushano, hindi lang tayo concerned sa ating pong samahan o kilusang ito, tayo concerned sa lahat ng tao, sapagkat sa ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Paano kung magkagulo na, paano ngayon ang pangangaral? Ay inihiling natin sa Diyos na sana ay kaawaan pa na lumawig-lawig pang panahon para sa mga taong hindi pa naabot ng Ebanghelyo. Itong ating ginagamit na sistema, itong virtual, itong ating online Bible study worship service, ay nakakarating ito. Hindi tayo masisisi sapagkat sa magitan ito, nakakarating po ito sa buong mundo, mga kapatid. Kaya huwag tayong magsawa po sa ating pagtulong sa gawain pagpapalaganap. Yan po ang ating priority. Hanggang dyan na tayo natatapos.